mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gaano po ba kahalaga ang pera para sa atin? Gaano po ba kalalim ang influensya nito sa ating buhay? Handa po ba tayong magsinungaling dahil lamang sa pera? Dahil sa pera, kaya po ba nating ibenta ang ating kaluluwa kay Satanas? Hindi po natin tinatanggi na mahalaga po ang pera sa buhay ng tao. Dahil sa pera, natutugunan ang mga pangangailangan natin at ng ating pamilya. Ngunit kung hahayaan natin na ang pera ang magdikta, magmanipula, at magkontrol sa ating buhay, sisirain tayo nito sa kalaunan. Si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus kapalit ng 30 pieces of silver dahil sa kasakiman, ay nagpatiwakal nung nakita niya ang nagawa niyang kasalanan. Marami pong totoong kwento na mga taong nasira ang buhay o sinira ang buhay ng iba dahil lamang sa pera. Sa mabuting balita, gamit din ang malaking halaga ng pera, gustong patahimikin ng mga punong pari ng mga Hudyo at mga matatanda ng bayan ang mga sundalong nagbabantay sa libingan ni Jesus at itago ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pwede naman sanang tanggihan ng mga sundalong ito ang alok ng mga punong pari at mga matatanda ng bayan. Ngunit, but they did not grab the opportunity to become witnesses to the resurrection of Jesus. At dahil sa malaking halaga ng pera, nagsisinungalinga ang mga sundalong nagbabantay sa libingan ni Jesus sa totoong kwento kung bakit nawawala ang bangkay ni Jesus sa kanyang libingan. Kaya hinamon tayo ng mabuting balita. Hindi po masama ang pera per se. Ngunit huwag po nating gawing Diyos ang pera na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos sa kanyang una sa 10 utos ayon sa aklat ng Exodus chapter 20 verses 4 to 5. Huwag tayong sumamba sa pera sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng kapangyarihan, magdikta, magmanipula at magkontrol sa ating buhay. Pagkailang beses ba tayong nagtaksil sa ating pananampalataya at sa ating katapatan sa ating Panginoong Jesus dahil lamang sa pera? Magkailang beses ba nating sinasakripisyo ang ating dangal at ang kapakanan ng ating pamilya dahil lamang sa pera? Makailang beses ba nating hinayaang masira ang ating ugnayan, ang ating relasyon sa pamilya, pagkakaibigan dahil lamang sa pera? Mahalaga po ang pera sa ating buhay. Ngunit kung ito ay ginagawa nating Diyos, sisirahin ito ang ating buhay sa kinalaunan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.